So what's up mga kapids, maraming salamat at nandito kayo sa channel ko. Welcome sa August TV. So ang topic natin ngayon is about audience retention. Ano ba yung audience retention? Ano ang maitutulong nito sa iyo bilang vlogger? So kung interesado ka, magstay ka lang, panoorin mo to hanggang dulo. So tara, pag-usapan natin. Maraming salamat kapids at nagstay ka. So bago tayo mag-start, huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So, based sa Google, ang audience retention ay sometimes referred to as viewer retention is the average percentage of a YouTube video that people watch. Videos with high audience retention score tends to have increased visibility on YouTube platform. So yun nga mga kapids, padaliin na lang natin. So sa audience retention, makikita natin kung ano yung behavior ng viewers mo. For example, kung 10 minutes yung viewer, 10 minutes yung video mo at bumitaw sila ng 5 minutes, ibig sabihin hanggang doon lang yung gusto nila, or doon pa lang after 5 minutes is nabumibitaw na sila sa video mo. Ang galing mo! So, saan mo ba makikita yung audience retention? So, punta ka lang, kapids, doon sa cellphone mo, sa YouTube, doon sa profile pic mo, be sure na lang din na yung YouTube mo is naka desktop view, no? And then, yun nga, i-click mo yung profile pic mo, and then Creator Studio. Then, after Creator Studio, makikita mo na yung videos mo, no? Mamili ka na lang doon, kapids, kung ano yung gusto mong pag-aralan. So, ang advantage niyan, kapids, at least meron kang reference para sa susunod na paggawa mo ng video, alam mo na yung gagawin mo. No? So, kung ano yung pwede mong gawin para mag-stay yung mga viewers mo sa iyo. No? So, alam nyo naman mga kapids na si YouTube gusto niya na ang mga viewers o ang tao is mag-stay sa YouTube na mas matagal. No? So, kung mas matagal silang nanonood sa video mo, possible na pwede ka niyang i-suggest or i-recommend sa iba pang mga viewers na pwedeng hindi nakasubscribe sa'yo, or yung nakasubscribe sa'yo hindi napapanood, is i-re-recommend niya sa'yo yun. So yun ang kagandahan nito ng audience retention. Pag mas mataas yung audience retention mo, ito yung pinagbabasihan ni YouTube na pwede i-re-recommend ka ni YouTube sa iba pang mga viewers. So advantage yun sa'yo kasi mas marami yung makakapanood ng video mo. Mas ma-reach mo yung watch hours na kailangan mo. And then, may expose pa, possible yung iba mong video na hindi pa napapanood ng ibang viewers, no? Ang galing mo! Ito mga kapids, bigyan ko ng example based doon sa performance ng video ko mismo, no? So, ito kapids, yung example A. Ito, kung video na ito is 26 minutes siya. And then, nakalagay dito, is ang average na napapanood lang ng mga viewers is 2.47. So, yun lang, ibig sabihin, 10% lang ng video na yun, yun lang yung napapanood, no? And then, makikita nyo, mga kapids, yung sa drop, sa analytics natin, or yung sa graph, makikita nyo na bumabagsak, or bumababa yung graph natin, no? Ibig sabihin, unti-unting nawawala yung ating mga viewers, no? So, possible, nawawala yung attention niya sa video, no? So yun, kailangan nating gawan ng paraan kung paano sila magi-stay, paano nila papapanood ng mas matagal pa yung video mo. So ito, mayroon pa kapids, no? Yung second example ko, yung example letter B, ito, ang video na to is 6.20 minutes. So ang average minutes niya, so kalahati is ito, ang performance niya is 3.14 minutes. So, ibig sabihin, nasa at least 50% yung napapanood ni viewers doon sa video na to, no? So, at least mga nasa 43% to, no? So, ibig sabihin, maganda rin yung tinatahak or yung ginagawa nitong video na to, no? So, ito, kung mapapansin nyo, mga kapids, hanggang dulo may nanonood, no? So, dito, mapagpaplanuhan mo na kapids. For example, 3.14, bumitaw na yung mga viewers mo, no?
So dito, pwede mo na siyang gawan ng paraan, no? So ano ba yung mga paraan na yun, mga kapits, no? So yun, isunod natin yan, mga kapits, no? So, ang question, mga kapits, paano natin sila mapapag-stay na panoorin yung video natin, no? As a vlogger, challenge sa atin yun kung paano natin sila ma-hook, no? So ano ba yung mga pwede natin gawin para mag-stay sila sa video natin, no? So may mga tips na binibigay si YouTube. Unang-una, kapits, dapat kailangan natin silang ma-hook. Ibig sabihin, mga kapits, in 60 seconds, dapat makapag-stay sila saan natin, sa video natin, no? So paano yun, mga kapits? Ang dapat natin gawin is, dapat, umpisa pa lang ng video, isabihin na natin, maging clear na sa viewers natin, kung ano yung pwede nilang malaman, ano yung mapapanood nila sa video natin. For example, kapits, yan ito sabihin natin. So sa video na ito, mapapanood mo kung ano yung audience retention. Ano ba yung may tutulong nito sa iyo? So ganun, kapits, no? Bilang vlogger, kung ikaw, interesado ka dun, mag-i-stay ka, no? And then pag sinabihan mo pa sa mag-stay ka, so nagbibigay ka na ng action na mag-stay ka at magmanood ka sa video na ito, no? So dapat ma-clear kagad sa umpisa pa lang ng video na kung ano yung gusto mong ipakita o anong gusto mong ipapanood sa viewers mo, no? And then pangalawa, kapits, pwede nating i-preview, no? Siguro may mga napapanood kayo na mga vlogger na ang ginagawa habang nasa gitna yung pag-uusap, i-preview na nila. Ito, for example, sa dulo ng video na to, mapapanood nyo kung paano or bakit nyo dapat malaman to. So yun, mahuhook mo na sila na kailangan nila na magstay na panoorin yung video mo, no? So yun yung number 2. And then number 3, mga kapits, ito pwede nyo gawin as yung sneak peek or sneak preview, no? So parang sa palabas, no, kapits, no? Pwede mong gawin yung pinaka-highlights ng video mo, ilagay mo na kagad sa umpisa. Maano na kagad si viewers na ito pala yung mapapanood ko sa umpisa. Mapapanood ko kung papanoorin ko yung buong video na ito. No? So yun, kung magagawa natin or magagawa natin itong tip na ito, possible, ma-hook natin si viewers at mag-stay siya, panoorin niya yung video natin. Stay na natin siya, na-hook na natin siya, nag-stay siya, nakuha mo na yung first 60 seconds niya. So ang target na natin ngayon, ang pwede natin gawin, eh, paano pa natin siya mapapastay. So yun, mga kapids, no, yung pwedeng gawin ni audience retention, kagandahan na alam mo yung audience retention mo. So for example, nakita mo na nawawala na siya ng gana at sa minutes na to, 3.19, mga kapids, lagyan mo na siya. Ako, ang ginagawa ko, kapits, hanggat maaari, lalagyan ko na siya ng video or image na pwedeng magstay sa kanya, na pwedeng mawala yung pagka-boring niya sa video mo, no? At least magstay lang siya doon habang nagsasalita ka, may nakikita siya. So possible na hindi siya umalis, no? And then yun nga rin, kapits, isa rin sa mga gamit ng iCard, sa mga hindi nakakalam ng iCard. So yun, gagawa tayo ng video doon. Yung nakikita natin dun sa mga taas, dito sa taas na bigla lumalabas, yun, isa rin yung sa mga purpose nun, no? So, kung nakita mo sa audience retention mo na dun sa minutes na to, bumagsak na, maliit na sa graph, dun mo siya lagyan ng graph, ng iCard, no? So, para na-boring man siya sa video mo o hindi na siya naging interesado, mga kapids, pwede niya mag-click doon sa taas, pwede siyang mag-click doon yung sinasuggest mo na video, at least mawala man siya sa video na binibigay mo, sa video mo pa rin siya babagsak, mapapanood niya pa rin yung iba mong video. And then mas maganda, kapits, yung isasuggest mo, yun yung mga top videos mo, no? So ibig sabihin, proven na maraming nanonood nito, na ibig sabihin, maraming may gusto nito, no? So kung isasuggest mo, kapits, makikita mo rin to sa audience retention na merong top 10 doon. Kung ano yung pinakamataas doon, yun ang ilagay mo sa suggestion card mo, sa iCard mo. So yun yung kagandahan, kasi nga
nalalaman mo, napag-aaralan mo dahil sa audience retention, yung video mo, no? Ito pa mga kapids, no? So, kung makikita mo mga kapids, pagdating sa mga dulo, doon na, bumabagsak na yung, ano mo, yung graph mo, no? So, pwede mong gawin dito, kapids, yun din, yung kaninang sinabi ko, lagyan mo ng, ano mo, ng mga pictures mo, or yung mga thumbnail ng mga dating video mo, na tingin mo na connect dito sa ginagawa mong video, no? Ako, kapids, ginagawa ko, yung thumbnail ko, nilalagay ko na doon. So, habang sa tingin ko pag malapit na matapos ng videos, nilalagyan ko na siya ng thumbnail ko ng mga dati kong video para kasi ang behavior ng viewers pag nasabi mo na hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang ang vlog natin or napapansin niyo na matatapos na yung video, ang mangyayari niyan is possible na umalis na siya. Pero kung lalagyan mo na siya ng mga pictures, ng mga thumbnail ng mga dati mong videos, no, possible na magstay siya kasi nga may nakikita pa siya. So hanggat maaari, wag natin iwasan din natin na magsalita na hanggang dito na lang. Kasi yun nga, nag-give tayo ng signal sa nanonood na matatapos na yung video. So pwedeng magana na siya, umalis na siya dun sa video mo. And then dun na rin papasok yung end card. So yung end card, same lang din nung sinasabi ko na thumbnail. So yun nga lang sa end card, pag nilagay mo sa dulo yung end card, nilagay mo yung end card, so yun, possible yun na patapos na, pwede na nilang i-click yung mga videos mo na gusto mong mapanood sa kanila. No? So umalis man sila, yung video mo pa rin ang mapapanood. So sa'yo pa rin yung watch hours na yun. Papayo ko sa iyo, kapids. No? Ikaw mismo, panoorin mo yung video mo. Tingnan mo kung ikaw mismo, kung ano yung part na naboboring ka na, or sa part na sa tingin mo nawawala ka na. No? So kung sa tingin mo yung part na yun, boring nga, or naano ka na, lagyan mo na ng mga elements dun. Lagyan mo ng images, lagyan mo ng tunog, or para lang magstay yung viewers mo. No? So yun nga, yung sinasabi ko, maglagyan ka ng pictures or magkaroon ka ng, pwede rin lagyan mo ng B-rolls. So itong B-rolls, magagawa tayo ng videos about dyan. So mga end cards, sa mga i-cards, gagawa tayo ng mga video dyan para mas makatulong sa inyo mga kapids. No? So yun, kagandahan niya kapids, na alam mo yung audience retention mo. Yun nga, gaya na sinasabi ko kanina, magagawa mo siya ng paraan para magstay yung mga viewers mo. And then yung alam mo kung paano mo i-stylean yung video mo. Kagaya ko, hangga't maaari, yung intro ko ini-i-create ko na lang. So yun, hangga't maaari, ano yung muna agad yung intro mo? I-create mo na lang. And then hangga't maaari, yung umpisa pa lang, na-hook mo na siya para magstay siya sa video mo. And then remember kapids, si YouTube gusto niya na magstay yung mga viewers sa YouTube. So the more na nag-i-stay sila sa video mo at may interaction na nangyayari, may nagla-like, may nagko-comment, nag-share, ibig sabihin, meron nangyayari dun sa video mo. No? So possible, dahil nga mataas ang watch hours mo at dahil mataas yung audience retention mo, so possible nga, i-recommend ni YouTube sa iba pang subscriber, no? So mga kapids, yun lang. Maraming salamat mga kapids at nag-stay kayo. Sana nakatulong ako sa inyo. And then, kung meron man akong hindi nasabi, i-comment nyo lang dyan sa baba, no? So, yun kapids, ang tanong ko lang sa'yo, ano yung ginagawa mong paraan para mag-stay yung mga viewers mo na panoorin yung video mo, no? So, yun lang mga kapids. So, maraming salamat mga kapids at nag-stay kayo, no?